Bapak Yesus, tegi po sa araw na ito. Magbibigyan po kami ng wisdom sa aming pag-aaral. Man mo po kami, in Jesus' name, amen. Good morning, kids! Hello sa inyo, mga bata! Si Teacher R. Marlene ulit ito. Ngayong umaga, kukwentuhan ko ulit kayo ng isa pang kwento mula sa Bible. Our story for today is about a Roman soldier and his servant. Nakahanda na ba kayo? Kung handa na kayo, halika, samahan niyo ako sa pag-aralan ng ating story. Okay, ang ating story ngayon ay matatagpuan sa Luke chapter 7, verse 1 to 10. Again, Luke chapter 7 verses 1 to 10. Lucas kabanata 7 talata 1 hanggang 10. Lucas kabanata 7 talata 1 hanggang 10. Handa na ba kayo? Tara, magkwento na tayo. When Jesus finished teaching the people, he entered Capernaum. In Capernaum, there's a centurion's servant whom his masters valued highly, was sick and about to die. The centurion heard of Jesus, so he sent some of the elders of the Jews to him, asking Jesus to come and heal his servant. Then the elders went to Jesus. They earnestly pleaded to him. They say, "This man deserves to have you do this, because he loves our nation and he has built our synagogue." So, Jesus went with them. Jesus was not far from the house when the centurion sent his friends to him, saying, "Lord, do not trouble yourself, for I did not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. I tell that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it." When Jesus heard of this, he was amazed at him. And turning to the crowd following him, he said, "I tell you, I have not found such great faith even in Israel." Then the man who had been sent returned to the house, and they found that the servant is healed. Ngayon naman, mga bata, hayaan yung ikwento ko sa inyo ang ating story sa Tagalog. Matapos magturo ni Jesus sa mga tao, ay pumasok siya sa bayan ng Capernaum. Sa bayan na ito ay merong isang kapitang Romano na merong alipin na mahalaga para sa kanya. Ang alipin ito ay merong sakit at sa bingit na ng kamatayan. Nang nabalitaan ng Kapitang Romano ang tungkol sa ating Panginoong Yesus, ay nagpadala siya ng sugo na mga pinuno ng Hudyo. Sinugo ng Kapitang Romano ang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang kanyang mahal na alipin. Pumunta nga ang mga pinuno ng Hudyo sa ating Panginoong Yesus at sinabi nila, "Siya po ay karapat-dapat po ninyo na tulungan, sapagkat mahal niya ang ating bayan. Sa katunayan nga po," sabi nila, "siya po ay nagpatayo ng sinagoga para sa atin." Ngayon, si Jesus naman ay sumama sa mga isinugo. Habang naglalakad si Jesus kasama ng mga pinuno ng mga Hudyo, ay sinalubong sila ng mga kaibigan ng Kapitang Romano at ipinasasabi ang mga salitang ito, "Ginoo, huwag na ho kayo mag-abala, sapagkat hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi nga po ako karapat-dapat na lumapit po sa inyo. Ngunit, sabihin mo lamang po, ay gagaling po ang aking alipin."
At ipinasasabi rin ng Kapitang Romano sa kanyang mga kaibigan sa ating Panginoong Yesus ang mga salitang ito. Ako po ay nasa sa ilalim ng mga nakakataas sa akin. Gayun din naman, ako rin po ay minasasakupang mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa na pumunta ka roon, siya ay pumupunta. At kapag sinabi ko naman sa isa na halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin na gawin mo ito, ito ay kanyang ginagawa. Namangha ang ating Panginoong Jesus sa kanyang narinig. At siya ay nagsalita sa harap ng mga maraming tao na sumusunod sa kanya at sinabi niya, "Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaki o katinding pananampalataya kahit sa Israel." Ngayon naman, ang mga isinugo at ang mga kaibigan na pumunta kay Jesus ay umuwi na sa kanilang tahanan at kanilang nakita na ang alipin ay magaling na. Siya ay ipinagaling na ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman mga bata, ano ang inyong natutunan sa ating kwento? Our story today ay nagtuturo sa atin ng lesson tungkol sa humility. Ano nga ulit yon? Humility o ibig sabihin sa Tagalog, pagpapakumbaba o kababaang loob. Ibig sabihin nito ay hindi tayo nagmamataas o nagmamayabang. Katulad nung Kapitang Romano, siya ay may mataas na katungkulan. Ngunit, siya ay nagpakababa sa harapan ng ating Panginoon. Ano nga ang sabi niya? Hindi raw siya karapat dapat na puntahan pa sa kanyang tahanan. Gayun din naman, sinabi din niya na hindi raw siya karapat dapat na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinakiusapan niya ang mga nakakatandang pinuno ng Hudyo, gayun din naman ang kanyang mga kaibigan. Pero siya ay may mataas na katungkulan, di ba? Siya ay isang Kapitang Romano, mataas at maganda ang kanyang posisyon. Pero hindi niya tinignan yon. Siya ay nagpakababa sa harapan ng Panginoon. Gayun din naman, kahit na alipin ay pinahahalagahan niya. Hindi niya minamaltrato o kinakawawa. Sa halip, naging mabuti siyang kapitan o amo sa kanyang alipin. Mga bata, kailangan din nating maging mapagpakumbaba o magkaroon ng humility sa ating mga buhay o sa ating puso. Hindi tayo dapat mayabang. Hindi porket mas matalino tayo, mas magaling tayo, mas mahusay tayo sa paglalaro, sa pagkanta, sa pagsayaw at sa iba pang mga bagay, ay mga away na tayo ng ibang mga bata o aawayin na natin ang ating mga kapatid o kaibigan na masasabing mas magaling tayo sa kanila. Mga bata, hindi po tama yon. Kailangan nagpapakumbaba po tayo o ibig sabihin sa English ay be humble. Tama po ba yan mga bata? Again, humility o pagpapakumbaba. Palagi nating tatandaan ha na ang Panginoon gusto niya na tayong mga bata, lahat tayo ay magkaroon ng kapakumbabaan. Salamat sa inyong lahat mga bata. Sa susunod ulit na linggo, bye-bye! Down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Always be open and listen to others. Helping others, whether big or small. Let God guide you in your life and get ready for His big call. Some days we are up. Some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Always be
open and listen to others, helping others, whether big or small. Let God guide you in your life and get ready for His big call. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Hello po sa inyo, sa mga kapwa bata ko dito sa Kids Ministry. Welcome po sa ating arts and crafts. Ito ang ating mga materials. Bond paper, colored paper, stapler, white glue, gunting, marker, ball pen or lapis na kung anong meron kayo sa bahay. Ating kanina ay tungkol sa humility or hamon. Isusulat natin siya dito sa band paper. Pag hindi pa marunong magsulat, pwede mong pagtulong kila mami or daddy katulad nito. Lettering style po. Lalagyan po natin ng marker sa yan, nalagyan natin ng marker lahat. Atin na siyang gugupitin, pero pag may kapatid tayong mas maliit sa ating pares, sa kapatid kong si Krisha, pwede tayong magpatulong kaila ating mami or kay daddy. Yan, nagugupitan na natin siya. Pagkatapos, gugupitan natin ang colored paper sa maliliit na piraso. Ayan, tapos natin guntingin ang colored paper. Ngayon naman, nalagyan ng glue ang mga gigupit natin sa material. Lagyan na natin ng colored paper. Ayan, tapos na ang ating paglalagay. Pagkatapos po, kumuha po tayo ng isang pang colored paper. Tupiin natin siya sa gitna. Ating gupitin.
lagyan natin ng do ang magkabilang dulo. Ayan, sukatin natin. Sukatin natin. Sukatin natin. Sa pag-stapler, magpatulong tayo kila mami and kay daddy. Ididikit na natin ang ating mga ginawa. Ayan, tapos tayo sa arts and crafts. Thank you po sa alin nito. Thank you po panibagong lesson sa aming tutunan. Thank you po sa aming mga teacher. Lord, dadalingin po namin. Gyan nyo kami detection sa kukumakalat sa kit. Tanggalin po lahat sakit sa mga tao. This is name. Amen. Bye-bye po.
Ito sa ating iyayat yung... Go! Pastora, Teacher Daniela, Teacher Tina, hello Yohan, hello Camille, hello Denden, hello Jada, hello Dut, kumusta kayo? Bye-bye! Pagpalang umaga sa'yo, April Rose Dialog Villacorta, hello! Nais ko sana imbitahin kita at samahan mong makinood sina Andy, Buboy, Mikay at Kim ng Kids Ministry. Sa murang edad pa lang nila ay marami silang matututunan about sa salita ng Diyos. Kaya ini-encourage kita na manood nito. Salamat! Have a good day! God bless you all!